Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod. Tayo'y mga lingkod ng Diyos upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi nating isiping lahat ng ating pagdilingkod ay para sa mas ikaluluwalhati ng Diyos. Ipinagdiriwang din po natin ngayon ang linggo para sa mga kultura. Sa misyon ng pagdilingkod, mapangalagaan nawa natin at irespeto ng lubos ang mga kultura ng mundo. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mahapuri sa Diyos sa kailaasan, kaloosan lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon
ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod ay lubos kong kinalulugdan. At siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtag-gutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago
at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tugon ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinumang sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Isang araw, mayroong isang binata ang naghahanap ng tagumpay. Kayo po ba naghahanap din ng tagumpay sa buhay? Meron pa rin po ba kayong hinahanap na tagumpay? Gusto niyo ba rin magtagumpay? Kung oo, magandang matuto sa kwentong ito. Yung binata, sa kakahanap ng tagumpay, naglakad siya ng malayo at nakarating sa isang kagubatan. Doon, may nakita siyang isang matandang ermitanyo na nakaupo sa malaking bato habang nakatingin sa malayo. Naupo ang binata sa tabi ng ermitanyo at nagtanong ito sa matandang ermitanyo. Ang sabi niya, alam po ba ninyo kung paano matatagpuan ang tagumpay sa buhay? Alam niyo po ba kung paano magtagumpay sa buhay? Tiningnan siya ng ermitanyo at sinagot. Sabi ng ermitanyo, bukas, magkita tayo sa ilog at ituturo ko sa iyo. Ituturo ko sa iyo ang sikreto para magtagumpay sa buhay. Dahil desperado ang binata, pinuntahan niya ang ermitanyo sa may ilog kinabukasan. Sa ilog, nagsimulang dalhin ng ermitanyo ang binata sa gitna
ng bahagi ng ilog. Habang papalapit sa gitna, pataas ng pataas yung tubig. Hanggang sa umabot sa leeg ng binata. Walang ano-ano'y nilubog ng ermitanyo ang ulo ng binata. Nagpupumiglas yung binata. Nagpupumilit umahon. Ngunit masyadong malakas yung ermitanyo. Masyadong malakas kaya hindi ito makaahon. Pero kahit anong lakas ng ermitanyo, siya ring buhos ng kanyang lakas para makaahon. Nagkakakawag yung binata. Pinagsumikapan talaga niyang makaahon. Nung makita na ng ermitanyo na nagkukulay asul yung binata, unti-unti niyang niluwagan at binitawan ang binata. At nang makaangat ang binata, talagang huminga ito ng malalim. Hiningal ito at kumuha ng maraming hangin. Tinanong siya ng ermitanyo, noong nasa ilalim ka ng tubig, ano ang pinakagusto mong makuha? Sumagot yung binata, hangin. Gusto ko ng hangin. Sinabi ng ermitanyo, yan ang sikreto ng tagumpay. Kapag gustong-gusto mo ang isang bagay katulad ng hangin nung ikaw ay nasa ilalim ng tubig. Ngayong naranasan mo, gawin mo ito at makakamit mo ang tagumpay na inaasam mo. Mga kapatid, hindi po malayo ang ninanais ng binata sa ating kwento o sa mga bida sa ating kwento na narinig sa Ebanghelyo. Hindi malayo yung ninanais ng binata sa ninanais at hinihingi ni na Santiago at Juan kay Jesus. Ang sabi ng magkapatid, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ito yung gusto ng magkapatid. Ito yung hinihiling ng magkapatid, ang makaupo sa tabi ni Jesus. Ngunit sa halip na ibigay sa kanila ang kanilang hiling, sinabihan sila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at kaliwa. Ang luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Malinaw. Malinaw ang mensahe ni Jesus tungkol sa inaasam ng magkapatid. Malinaw ang sinasabi ni Jesus tungkol sa ninanais at hinihiling ng magkapatid. Ito ay para sa pinaghandaan. Kung minsan, para tayong magkapatid na Santiago at Juan, mayroon tayong inaasam pero ayaw nating pagsumikapan. Gusto lang natin basta lang pagbibigyan. Asam ng asam, hiling ng hiling, ayaw pagsumikapan, gusto lang pagbigyan. Yung hiling ka ng hiling sa Diyos, hingi ka ng hingi ng kung ano-ano, nag-aasam ka ng tagumpay sa buhay, pero ayaw mo namang pagtrabahuan. Hindi po pwede ito, dahil malinaw ang sagot ni Jesus, ito ay para sa pinaghandaan.
Ibig sabihin, yung hinihingi mo, maaring hindi para sa'yo. Pero kung pinaghahandaan mo, mayroon ding nakahanda para sa iyo. Kaya nga, tinuturuan tayo ng ating unang pagbasa. Ito yung tinutukoy ni Propeta Isaías sa unang pagbasa tungkol sa paghihirap at pagdurusa na naghahatid ng bunga. Paghihirap, pagdurusa na naghahatid ng bunga. Katulad na lang daw ng paghihirap at pagdurusa na dadanasin ng anak ng Diyos. Alam naman natin si Jesus nagdusa, naghirap, pero yung kanyang pagdurusa at kanyang paghihirap, dahil may paghahandog ng sarili, ito ay nagbunga ng kaligtasan at kapatawaran ng lahat. Kaya't hindi lang basta-basta ito paghihirap. Hindi lang ito basta pagdurusa. Kailangan nang gagaling ito sa pagbibigay ng sarili bago ito magbunga. Iba po yung naghihirap at nagdurusa dahil hindi ka nagtatrabaho. Iba po yun, ha? Iba yung ang hirap-hirap ng buhay ko. Habang buhay na lang ba akong ganito? Paano magbabago? Wala ka namang trabaho. Iba yung nagdurusa dahil tamad ka. Iba yung naghihirap dahil asa ka lang ng asa. Ayaw mong magbanat ng buto. Yung ganyang klase ng paghihirap, yung ganyang klase ng pagdurusa, walang bunga. Walang magiging bunga. Sigurado lang, habang buhay kang mananatili sa hirap at dusa. Ang magbubunga lang ay yung naghihirap dahil nagsusumikap, umasenso. Yung gumigising ka ng maaga, kumakayod ka para sa pamilya, yung nagtitiis ka at nagdudusa na magutom para lang makapagpadala ng malaki sa iyong pamilya dito sa Pilipinas. Yung nagpupuyat ka at nagsusunog ng kilay para sa pag-aaral. Yung ganyang paghihirap, yung ganyang pagdurusa, ang sigurado lang magbibigay ng bunga. Mga kapatid, ito po ang tinuturo ng ating mga pagbasa para sa linggong ito. Tandaan po natin, ang bunga, hindi lang basta-basta hinihingi. Ito ay pinaghihirapan at pinagsusumikapan. Dahil ang bunga, ibinibigay sa taong naghanda at pinaghandaan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan, tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin, atin pong sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng mga sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na nangangalaga ng kani-kanilang kultura. Manaignawa ang diwa ng respeto at diyalogo sa bawat inkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos, sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang lahat ng ating paghihirap at pinaghihirapan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghanda ng alay ay narito po ang alak at inapay dalasal darmo anyo'y magiging tunay dugo mo't katawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa gahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa pagdilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang ang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, na puno ang langit. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. At pangarap mo ay
Sa kasa Diyos ang mabuti gawin at manahan ang likas sa lupain. Sa Diyos mo Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Makundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.